chimunggo para hindi matigas ano no sa may tubig. Para ano? Ayan ang mga halaman, ang mga kamuti. Yan ang mga kamuting baging. Ayan ang puno ng mangga. At ang mga mayana na pinapatubo. At ang kalabasa, kasama ang alugbati, sila'y gumagapang. Meron silang sariling gapangan. Ayan, puno ng mangga. At ayun pa, ang mga magagandang pananim. Pine tree. Yan ang paku. Yan ang malunggay na tinatanim. Tumubo na yung dahon. Ayan ang malunggay. Ang malunggay. Lumaki na rin. Yan mga paku. At ayan ang mga katabing bahay. Yan ang brickswood na kakapitan ng mga orchids. Ayan ang bahay ni Nanay Telma. Ayan ang kanyang munting paraiso. Under construction pa lamang po yan. Ayan. Ayan ang kanyang gaganda ng view. Ang fog, ang kapal ng fog sa palibot ng aming katabing lupain. Ayan, puno ng fog. Ayan, halos hindi makita ang mga bundok, mga kahoy sa sobrang kapal ng fog. Ayan, si Nanay Telma namamasyal sa kanyang munting bakuran at ipapakita namin ang kanyang mga pinya. Mga lugba, mga... Ayan sila. Tabi-tabi sa tabi ng bakod. Siya ang pinakabakod. At ayan ang mahogani? Ano ba yan? Mahogani o rambutan? Rambutan. Yan ang mga kamuti. Ang abukado. Abukado. Mga kamuti na mga pananim. Ayan. Andun pa ang mga alukbati. Ayan ang alukbati. Ayan mga alukbati. Yun. Mga pananim niya. Ayan. Ang ganda. Pepper tree. Ayan ang pepper tree. Ayan. Kumakapal ng kumakapal ang fog sa palibot ng bahay ni Ate Telma. Ayan, makikita niyo po ang mga katabing bahay namin. Malapit lang pero halos hindi makita dahil sa kapal ng fog. Ayun, ang bahay ni Sister Adit. Nababalutan na ng lamig. Nababalutan ng lamig. Halos hindi siya makita. Ayan, malapit lang po yan dito sa bahay ni Nanay Telma. Ayan, ang pansamantalang construction house. Ayan ang mga materyales sa baba. Hindi pa natatapos ang kanyang bahay. Ayun ang kanyang hagdanan. Oh, sa ilalim ni hagdanan 'yan. Ayan po, makikita ninyo ng munting tahanan ay under of construction pa lamang. Ayan. Doon sa katabing bakod, maraming yellow bell na tumutubo. Ayan. Nakakatuwa po ang daming yellow bell sa kabilang bakod. Ayan. Abukado. Ayan, mga abukado. Coconut tree. Ayan. Ayan, ang sa kapitbahay, ang daming tumutubong yellow bell. Napakadami ng yellow bell dyan. Oh. Ayan, ayan. Ayan, ang bahay ni Sister Adit halos hindi makita. Ha? Ayan o, malapit lang yan dito pero hindi kaano makita. Ganon din yung kabilang
kubo. Iyon, makita-kita pa dahil kulay blue. Ayan, napakaganda sa lugar na ito. Na mamuhay ka na mapayapa. Meron kang... Wala pa. Kaming pa lang yung mga manok na aalagaan ni Nanay Tilma. Ayan, kaming pa lang po. Pati kambing. Ayan, hinuhukay pa lang po yung... para sa po sa negro. Ayan. Ayan po. Ayan po, may mga drum. Baka ng water. Rain water. Ayan. 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 Andun ang alulod sa taas. Hanggang doon pa. Ayan. Ano, lilinisan yan kamo bumiya. Hanggang doon pa ang... Ang luti ni Nanay Tima, ayun, sa taas ng kahoy na yung malalaki, sa unahan, doon pa, malayo pa, meron siyang 3,000 square meter na luti na kanyang tataniman ng mga bearing fruits, luya, at saka pinya, lansunis, rambutan. Lahat na nagbibigay pagkain, itatanim niya dyan. Mayroong ilog. Mga ilog sa tabi ng ilog, mga gabi ang itatanim. Mga kangkong, yan. Yung mga madali tumubo sa mga. Okay.